Magandang-magandang araw po sa inyong lahat at alam ko ang ating title ng ating monologue ngayon ay nakaw na yung ibang mga kababayan natin, mga kaibigan natin, yung iba na pamilya natin ay nasa ganitong sitwasyon. At saka itong sitwasyon na to ay masyadong nakakakurot ng puso eh. Okay, sige, umpisa na natin. Ang title po ng ating monologue today ay Masyado na ba siyang masakit magsalita? Naku. Marami hong makaka-relate sa ating title ngayon. Maraming hugot, maraming ano yan, memories, maraming alaala. At kapag ibinalik yan sa isip at saka sa puso, masakit siya. Napakasakit. Kasi ano eh, ang hinahanap mo dito sa relasyon na to, respeto at paggalang. Eh, dati, hindi big deal yan. Dati free mong nakukuha yung respeto at paggalang na yan. Dati, may kasama pang ano yan, lambing, di ba? Lalo na nung ano, nung nag-uumpisa pa lang ang relasyon ninyo, nung parang korting puso ang mundo ninyo pareho. Yo. Pero ano ba talaga nangyari? Ano ang nangyari? Bakit masakit na siyang magsalita sa iyo? Wala nang respeto, wala nang paggalang. Kung kausapin ka niya, parang hindi ka na tao. Kung utusan ka, parang kang kasambahay na wala kang sweldong inaasahan. Eh. Mabuti pa nga yung kasambahay, paminsan-minsan, pinakikiusapan pa yan. Eh. Di ba? Sino ba dapat na sisihin? Ang pagmamahal bang lumipas, kumupas? O ang pagbabago niya? Alam mo, wala dyan. Ikaw ang dapat sisihin dyan. Hinayaan mong maging ganyan siya. Hinayaan mong ganyan-ganyan yung kanya. Bakit nung una kanyang minura? Akala mo naglalambing? Akala mo nagpapakute? Hello, baka ikaw lang ang nakukutan sa ganyan. Baka akala mo i-part pa yan ng lambing brutal o yung tinatawag na carinyo brutal. Nakaw! Alam mo, walang babago niyang sitwasyon na yan kundi ikaw. Tama na yung ano? Tama na yung umaasa ka magbabago pa yan at babalik pa sa dati. Pwede sigurong magbago yan sa mga susunod na panahon. Baka imbis na paminsan-minsan ka na lang niya minumura, ang mangyayari dyan, oras-oras ka na niyang minumura. Yan, ako, yan ang pagbabago. Yan ang pwede mong asahan dahil na, wala na, umpisaan na yan eh. Baka yan ang pinaka-natural niya. Natural niya na yan. Siya na talaga yan. Wala nang iba. Anong dapat mong gawin? Okay, ito. Ang payo ko, umalma ka, magreklamo ka. Sumagot ka. Kapag sinabi kong umalma, ang ibig ko sabihin, sabihin mo sa kanya na nababastos ka at nasasaktan ka at naiinsulto ka. Yan. Pagkatapos niyan, promise may mag-iiba dyan. Why? Kasi gumawa ka ng iba eh. Gumawa ka ng pagbabago. Alam mo, hindi ka pinalaki ng magulang mo para murahin lang ng ibang tao. Hindi ka pinag-aral ng magulang mo para murahin lang ng ibang tao. Hindi mo deserve yung mga ganyang pagmamahal. Dapat ang deserve mo ay yung pagmamahal na may kasamang respeto at paggalang. Pagmamahal para sa isang tao mahal. Eto, ano dapat mong gawin? Magdasal. Sabi nga sa Philippians 4:6, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, thanksgiving, present your requests to God. Thank you very much for watching, and God bless you. Thanks for watching. Kung nagustuhan mo ang mga videos na napapanood mo, please subscribe to my YouTube channel, Dennis Antenor Jr. And don't forget to ring the bell para ma-notify ka kapag may bagong video na nakapost. Thank you and God bless you.